Sa mga balitang mayroong pag-asa, kauna-unahang Invitational Fellowship ng mga pastor sa buong Cavite, idinaos sa pangunguna ng Southern Asia Pacific Division, North Philippine Conference at Cavite Vision. Children's Ministries leaders sa Cagayan Valley Region sumailalim sa Kids in Discipleship Trainers Training. Tatlong grupo ng mga Adventista sa Central Occidental Mindoroan District formal nang inorganisa ng South Central Luzon Conference bilang mga company at organized Seventh-day Adventist Church. Adventist Media Ministry Training isinagawa ng Palawan Mission sa pangunguna ng North Philippine Conference, Communication Department, Hope Channel Philippines at Adventist World Radio Manila. Adventist Youth Oriented Series idinaos ng Baguio Central Seventh-day Adventist Church. 63 tao nagpasyang magpabautismo matapos maging bahagi ng isang linggong pangangaral sa Legazpi Central Adventist Church. Pakikibahagi ng gawain ng Adventist World Radio at Media Ministry binigyang halaga sa Binian District Fellowship. Mahigit 90 adventurers at pathfinders ng Central Oriental Mindoro District Trailblazer Club matagumpay na nagtapos sa pagsasanay at naging bahagi ng investiture ceremony. Mula sa tanggapan ng North Philippine Conference, ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming maghahatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Conference. Idinaos sa Life Hope Impact Center ng Southern Asia Pacific Division sa Silang Cavite ang kauna-unahang Cavite-wide Invitational Fellowship Meal for Pastors. Ang malaking pagtitipong ito ay ginanap sa pagtutulungan ng SSD, North Philippine Conference at ng Cavite Mission na dinaluhan ng nasa 90 mga pastor mula sa iba't ibang religious denomination. Ang mahalagang layunin at bunga ng programang iyan nasa balita ni Samuel Puentes. Tagumpay na naisagawa ang kauna-unahang Cavite-wide Invitational Fellowship for Pastors sa pagtutulungan ng Southern Asia Pacific Division, North Philippine Union Conference at Cavite Mission. Ang ama ng bayan ng Silang Cavite, Mayor Kevin Anarna ay dumalo upang personal na ipaabot ang kanyang pagbati at pasasalamat sa paglilingkod na ginagawa ng mga lingkod ng Panginoon. Nagbahagi din ng pagbati at mensahe sila Pastor Roger Caderma, SSD President, Pastor Ray Cabanero, SSD Publishing Director, Pastor Jerry Cajobe, NPUC President, Pastor Israel Bakdayan, Cavite Mission President, at Pastor Jimmy Ramirez, ang Cavite Mission Publishing Director. Nasa 90 mga pastor at ministro mula sa iba't ibang denominasyon tulad ng Born Again, Unida, Baptist at Methodist ang mga dumalo at napaglingkuran sa pamamagitan ng lekturang pangkalusugan na ibinahagi ni Dr. Lalaine Alfanoso, ang Health Director ng SSD, at Dr. Blesinda Varona. Ang mga pastor at ministro ay nakatanggap din ng tigiisang kompletong set ng Alpha and Omega na kanilang magagamit sa kanilang paglilingkod. Bilang isang lingkod ng Panginoon, no, so marami tayong mga trabaho, pero mahalagang bagay na naunawaan natin na kung wala tayong magandang kalusugan, hindi tayo makakapaglingkod ng maayos sa Kanya. Maraming salamat unang-una na kami naging bahagi mula sa Church ng Unida sa kalaganapan, no, dito sa Cavite, na naging bahagi ng gawain ito. Salamat sa imbitasyon. Isang magandang bagay pa na ipagpatuloy ito. Maganda kasi na tayo nagkakatulungan at nagpapatuloy sa paghayo at nagpapalakasan at patuloy na sama-sama ang naglilingkod sa Panginoon bilang isang katawan, mga manggagawa ng ating Panginoon. Nagkapasalamat kami na ito yung one of the instances that I've experienced na nabigyan ng pastor na mata sa parangal. Kasi in other denominations, parang gano'n lang, simple, pero ito hindi eh, grande.
Ika nga, talaga napakataas ang pagtingin sa pastor na ginagamit ng Panginoon. Let us pray that there will be another second grand fellowship na maybe madoble or triple pa yung mga pastors na attend sa ganitong occasions na talaga namang all glory to our Lord. Mula rito sa Silang Cavite, layunin ang maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Samuel Fuentes, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Sumailalim sa KID o Kids in Discipleship Trainers Training ang Children's Ministry Core Teams and Leaders sa buong Cagayan Valley Region. Ito ay sinagawa sa Northeast Luzon Mission Conference Hall sa pangunguna ng Children's Ministries Department ng North Philippine Conference at ng NELM. Alamin ang layunin at kahalagaan ng pagsasanay na ito sa balitang hatid ni Solomon Cadiz. Ginanap ng Children's Ministries Department ng North Philippine Union Conference at Northeast Luzon Mission ang KID o Kids in Discipleship Trainers Training sa Northeast Luzon Mission Conference Hall noong October 28 to 29, 2022. Ito ay dinaluhan ng 6 na core teams mula sa iba't ibang bahagi ng Cagayan Valley Region. Kasama ang Family Ministries, muling binisita ang misyon at vision ng ministeryo ng KID at ibinaba ito sa mga lokal na misyon at komperensya. Maaalalang sa mga nagdaang taon, maraming mga pamilya, kabataan at iglesia ang pinagpala sa pamamagitan ng ministeryong ito. Ang mga layunin ng nasabing training ay nakapaloob sa salitang roles. Rose. Letter R means we revisit the vision of these kids in discipleship, which is every child a disciple of Jesus. And letter O, the second objective, we need to encourage our participants to own the vision. Letter S, they need to share also this vision to their children, to their loved ones, and even to the church and community. Or letter E means they need to experience also what Kids in Discipleship is all about. Kasama sa mga naging tagapagsalita, sila Mrs. Maureen Mariñas, dating director ng Children's Ministries ng Northeast Luzon Mission, Mrs. Fe Palaya, Ministerial Spouses Coordinator ng NELM, Mrs. Claribel Yabres, Children's Ministries Director ng NELM, Mrs. Delba De Chavez, NPUC Family Ministries Director, Mrs. Lynn Dilar, NPUC Kid Advocate, Dr. Miriam Andres, dating Director ng Children's Ministries ng SSD. Kasama din ng grupo si Mrs. Mary Ann Tuamo na nagbigay ng patotoo ayon sa kanilang mga karanasan hinggil sa KID. Naipamulat sa mga dumalo ang kahalagahan ng KID at nagbigay ito ng direksyon at inspirasyon na kanilang gagawin ito sa kanilang mga iglesia na may pagsunod sa tamang proseso. Ang programang ito ay naging pagpapala sa amin na makita namin ang kahalagahan na ang mga bata sa ating bahay-sambahan ay matulungan sila na lumapit sa ating Panginoon. Ang kids training po ito ay napakaganda po. Pag-uwi po sa amin, gusto ko po itong i-apply at ang aming mga kasamahan na parents, gusto po namin i-disciple muna sila bago ang kanilang mga anak, sila din po ang i-disciple. Umuwing mas may sigla at punong-puno ng pagpapala ang mga dumalo. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Solomon Cadiz nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. I will go with my family and with my animals! Yay! Tatlong grupo ng mga Adventista sa distrito ng Central Occidental Mindoro 1 ang formal nang inorganisa ng South Central Luzon Conference. Ang dalawa sa kanila ay itinalaga bilang company at ang isa ay bilang ganap na organized Seventh-day Adventist Church. Tunghayan ang pagpapalang tinanggap ng mga simbahang ito sa balita ni Godet Mia Martin.
Isa na namang mahalagang kaganapan ang naitala sa kasaysayan ng Central Occidental Mindoro District 1 araw ng Sabado. Ito ay ang pagkaorganisa ng mga kongregasyon ng Pandan at Tulasisi tungo sa pagiging company at ang Palbong SDA Company naman tungo sa pagiging ganap ng iglesia. Ang espesyal na araw na ito ay may temang Unity and Faith, Oneness and Christ. Ito ay dinaluhan ng mga kinatawan mula sa South Central Luzon Conference, gayon din ng mga nais makasaksi mula sa iba't ibang iglesia ng distrito. Ang Pandan SDA Company Organization ay pinangunahan ni Pastor Limuel Fadriquela, SCLC NDRIEL Director. Ang Colasisi SDA Company Organization naman ay sa pamamagitan ni Pastor Joel Caspe, SCLC Ministerial Secretary. Samantala, sa Palbon Church Organization naman ay si Pastor Joshua Baldera, na isa rin naging pastor sa distrito ng Comuan sa loob ng maraming taon at kasalukuyang SCLC Stewardship and Trust Services Director. Sa mga oras na ito, isang pribilehiyo na makasama para ang Palbong Seventh-day Adventist Church ay ma-organize na isang ganap ng church organize. Aking hinahamon na mga kapatiran na lalo kayong tumibay sa panampalataya panghawakan ang pangako at ating commitment sa Panginoon na ating magampanan ang mga tungkuling ito. Ang mga kapatiran ng Palbong ay lubos na nagpahatid ng pasasalamat sa mga nag-aproba sa aplikasyon nito. Ito ay matapos ang pagkakabuo nito noong 1999 at pagiging company sa loob ng halos 10 taon. Sa 10 kongregasyon, companies at churches meron ang distrito, ikalima ito sa mga naorganisa na bilang iglesia. Malaking bahagi rito ang nagampanan ng Comuan District Pastor na si Pastor Ruvinel Paeldog at ang kanyang may bahay. Gayun din ang mga kapatiran ng Mother Church na naging mga buhay na saksi sa mga naging hamon at paglago ng iglesia ng Palbong. Ang aming panukala ay lunong palaguin ang aming atang sa amin na siyang gawain ng Panginoon upang ito ay mapalago at aming mapaunlad pa ang lugar na ito at lalong mga maraming kaluluwa na maakay namin na may atin sa panan ng Panginoon. Sa huling bahagi ng seremonya, binigyang diin ni Pastor Joshua Baldera ang mga gawi at prinsipyo upang mapanatiling buhay ang espiritual na kalagayan ng bawat isa. Tiyak na naging inspirado ang mga kapatid at umuwing may matibay na sandata sa mga hamong darating pa bilang mga mananampalataya ni Jesus. Handang makisangkot sa misyong pagpapalaganap ng ilaw at ebanghelyo. I will go with my church! Palo! 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 Thank you so much, mga kapatid. Mula dito sa Palbong Church para sa Balitang May Hatid Pag-asa, ako si Gaudit Mia Martin para sa Hope Today, NPUZ News. Sa pangunguna ng North Philippine Conference Communication Department, Adventist World Radio Manila at Hope Channel Philippines ay isinagawa ang Adventist Media Ministry Training sa Palawan Mission. Layunin ang nasabing training na mapaunlad ng mga volunteers, broadcasters, at communication leaders ang kanilang mga talento at kakayahan sa kanilang pakikibahagi sa media ministry. Si Dorothy Rodriguez para sa report. Pag-asa, ang anim na letra salita na ninanais ng karamihan. Isinagawa ang Adventist Media Training sa dako naman ng Palawan. Ito ay mayroong temang Building Bridges for Hope. Tinuluhan ng mga broadcasters ng AWR, correspondents ng Hope Today, at communication leaders ng bawat iglesia ang naturang programa. First of all, papasalamat sa Panginoon na nakasama ko dito sa training na ito. And as a media correspondent, dami ko natutunan, lalo na sa don'ts and don'ts when it comes to reporting. I am so blessed po na ako ay nakadalo sa training na ito na kung saan ang akin pong mga natutunan ay malaking tulong po sa aming iglesia upang mapalago pa ang pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng iba't ibang social media platforms. Ang nais ng bawat isa ay upang makiisa sa gawain ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng radyo at telebisyon. Sa dami ng ating mga gawain at ministeryo na pinagtutulungan sa media ministry, ay napakahalaga na ang ating mga kabataan, mga miyembro, mga radio broadcasters, mga media teams ay maorganisa at patuloy na ma-maximize yung kanilang ministeryo
napakahalaga para sa amin na may bahagi ang hindi lamang yung mga dati nating ginagawa, kundi yung mga bago ngayon ng mga ministries that they can involve in, at para lalo pang mas maraming mga tao mapaabutan ng pabalita ng ating Panginoon. Ang layunin ng pagsasanay na ito ay upang magbigay ng inspirasyon at encouragement sa paggawa ng balitang may pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng media. Ang training na ito ay napakahalaga dahil ito ay nagbibigay ng mga bagong kaalaman sa ating media team upang sila ay maging handa, lalong-lalo na sa mga bagong hamon na ating nakikita. Ang bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang talento. Dapat ito ay ating malinang, lalo itong ma-harness upang ang magiging product ng ating gagawin ay mas magandang quality. Napakahalaga nitong training na ito, bagamat ang ating mga broadcasters dito ay bihasana sa pagsasahimpapuhid ng ebanghelyo, ano? Ito ay magbabangon uli ng inspiration, paghimok na patuloy nating pagbutihin ang pagbabahagi ng pabalita ng ebanghelyo sa himpapawid. Pinangunahan ang pagsasanay ng NPUC Communication Department na sina Brother Cesar An, General Manager ng Hope Channel Philippines, Pastor Joel Sarmiento, NPUC Communication Director, at Pastor Nerio Carranza, NPUC Communication Associate Director. Inihayag naman ni Pastor Sarmiento ang tamang steps sa pagbuo ng media ministry upang ito ay maging official. Ibinahagi rin ni Brother An ang mga plano para sa Hope Channel para sa taong 2022. Samantala, nagbahagi din si Pastor Carranza ng mga kaparaanan kung paano gumawa ng isang conversion story. Nagkaroon naman ng workshop noong Sabado ng hapon na ikinatuwa ng mga dumalo. Dito, isinagawa ang pagbabalangkas ng isang programa. Ang mga gawain ito ay isa lamang sa mga kaparaanan upang manawagan sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Dorothy Rodriguez para sa Hope Today and PUC News. Youth-oriented revival series ang idinaos sa Baguio Central Seventh-day Adventist Church noong October 25 to 28. Ang nasabing series ay may temang When Facing the Giants, Discipling Youth Through Crisis, at pinangunahan ng tagapagsalita mula sa North Philippine Conference na si Pastor Jose Orbe Jr. at ng kanyang anak na si Katria. Nagbabalita si Jackson Claudio. Isang makasaysayan at napapanahong programa nga ang isinagawa kamakailan sa Baguio Central Seventh-day Adventist Church. Ito nga ay ang programang When Facing the Giants. Pinangunahan nga ito nila Pastor Joe at Katria Orbe bilang mga naging tagapagsalita para nga sa limang araw na serye. Ang naturang programa nga ipatuloy na sinuportahan ng mga kapatiran at mga bisita na ayon sa kanila ay tunay na napapanahon ang naturang programa. Ang serye ay sumasaklaw sa mga sumusunod na paksa: Parents-Adolescents Relationship, Attitude and Anger, Destructive Dating Relationships, Pornography and Masturbation, Sexual Orientation, at ang Cyber Addiction. Tunay nga na naging pagpapala ang mga naturang pagkakatalakay ng mga naturang topiko sapagkat ayon sa mga nakadalong kapatiran ay nararapat at napapanhong pag-usapan ang mga ito upang mabigyan ng kalinawan, kaalaman ang bawat isa, partikular sa makabagong panahon. Ayon pa rin sa mga naging tagapagsalita ay napapanahon din na talakayan ng mga ito hindi lang sa labas at loob ng simbahan, bagkos nararapat na mapakinggan at maalaman ng lahat upang ang bawat isa ay patuloy na maging mapagtapat, makapaghanda at patuloy na mamuhay ng banal sa harapan ng ating Panginoon. Lubos naman ako sasalamat ng mga kapatiran ng Baguio Central Last-day Church sa naturang pagganap dahil mas namulat pa ang bawat isa, mapabata man o matanda, na patuloy na maging mapagtapat nga hanggang sa manlalapit nga na pagdating ng ating Panginoon. Nag-atid mga balitang may dalang pag-asa, Jackson Claudio, para sa Hope Today NPUC News. Isang linggong pangaral ang idinaos sa Legazpi Central Seventh-day Adventist Church sa pangunguna ng International Lay Evangelist
na si Dr. Noel Frias bilang pangunahing tagapagsalita. Sa biyaya at pangunguna ng Diyos, ang pangangaral ay naging daan para sa 63 tao na nagpasyang magpabautismo. Ang nagtatagumpay na gawain ng Ebanghelyo sa Legazpi Albay, balitang hatid ni Catherine Rafalio. Ginanap sa Legazpi City's Central Seventh-day Adventist Church ang gabi-gabing krusada na dinaluhan ng ating mga kapatid mula sa iba't ibang lugar kung saan sila ay nakinig sa salita ng ating Panginoon. Nag-umpisa ang programa gabi ng Lunes, Oktobre 17, kung saan ay pinangunahan ito ng panauhing tagapagsalita na si Dr. Noel Frias, isang international lay evangelist and spiritual revivalist. Makikita sa mga tao ang pagtutok at masayang pakikinig. Bawat gabi, ang mga mensahe ay nagbibigay ng pag-asa sa kanilang buhay at pamilya na ano pat sila inihanda para makilala nila ang ating Panginoon. Dahil sa kanilang palagiang pagdalo at pakikinig, nabuksan ang kanilang mga puso't isipan at mas lalo nilang nakilala ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng mga katotohanan ng nilalahad ng Biblia. Kaya naman noong 22 ng Oktobre, nagpa siya ang 63 individual na ito na tanggapin ang ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas sa pamamagitan ng binyag. Sa hapon naman ng Sabbath ay nagkaroon din ng mga testimonya sa kanilang buhay na nagpaantig ng mga puso at tinapos ito sa commitment service ni Pastor Ramon G. Tugay. Kasama ng Southern Luzon Mission, layunin ang gabi-gabing pagtitipon na ito na maunawaan ng bawat kapatid kung paano mamuhay kasama si Kristo. Mula dito, Southern Luzon Mission at may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ito po si Catherine Olikino Rafalio nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Di alintana ang maulang panahon dahil sa bagyo. Nagsidalo pa rin ang mga nasa 300 mga Adventista sa Binyan District Fellowship noong Sabado, October 29. Sa pagtitipon ay binigyang diin ang halaga ng pakikibahagi at suporta ng bawat miyembro sa Adventist World Radio at Medium Ministries. Nagbabalita si Alexander Joy Borlongan. Building Bridges of Hope. Yan ang mahalagang tema sa malawak na gawain ng Adventist World Radio at Media Ministry na siya ring naging sentro ng pagtitipon ng buong distrito ng Binyan sa Binyan Seventh-day Adventist Church, San Vicente, Binyan, Laguna noong Sabado, October 29. Bagamat kasagsagan ng bagyong Paeng, ang programang ito ay masayang dinaluhan ng higit kumulang 300 mga miyembro mula sa 5 Adventist churches sa buong distrito. Kabilang dito ang Adelina, Binyan, Courtyard, De La Paz at Malaban Church. Nakapakinig ng magandang mensahe ng Panginoon mula sa North Philippine Union Conference Communication Director, Pastor Joel Sarmiento, kung saan kanyang idiniin ang paggamit ng meme na ang ibig sabihin ay messages and methodologies. Ito ay kaparaanan ni Jesucristo sa paglilingkod at pagbabahagi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng digital at media platforms. Message and method. Alam ko po sa panahon ito ay malinaw na sa atin ang mission natin bakit tayo nasa mundo ito. Tuloy-tuloy ang biyaya ng Panginoon sa Sabbath afternoon program na napuno ng makalangit na awitan at musika. Tampok din ang mga programs and lectures na pinangunahan ng Adventist World Radio Manila Coordinator, Pastor Nerio Carranza, ang initiative ng General Conference Digital Evangelism at promotion ng Heroes Bible Trivia Game mula kay Rowena Sintos at ang pagbabahagi ng paglilingkod ng mga kapatiran sa distrito ng Binyan sa pamamagitan ng Jail Ministry at Radio Ministry na kung saan mapapakinggan ang mga Adventist program katulad ng Ang Katawang OK sa Radyo Binyan sa pangunguna ni Pastor June Quizon.
Bilang pagtatapos ng nasabing programa, nagkaroon ng commitment ceremony kung saan saksi ang langit at ang buong distrito sa pagtugon ng 20 miyembro ng Binyan District Media Team sa panawagan ng paglilingkod at pagbabahagi ng ebanghelyo sa pamamagitan ng digital at media platforms. Tunay na patuloy ang paghayag ng kadakilaan ng ating Diyos sa mga maaabot ng media ministry di lamang sa distrito ng Binyan, kundi maging sa buong mundo. Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa Binyan, Laguna, ako po si Alexander Joy L. Borlongan para sa Hope Today and PUC News. Siyam na po't isang adventurers at pathfinders ang matagumpay na naging bahagi ng investiture ceremony ng Central Oriental Mindoro District Trailblazer Club. Sila ay bunga ng mahigit isang taong pagsasanay ng walong simbahan sa distrito na may church-based pathfinder program. Si Jam Enriquez para sa report. Matapos ang higit isang taong training ng mga MGTs, idinaos ang Adventurer and Pathfinder Investiture ng Com Trailblazer Pathfinder Club sa Litiboro Seventh-day Adventist Church ikawalo ng Oktubre. Mula sa walong iglesia na pinagdausan ng IST sa nasabing distrito, na-invest ang 57 adventurer at 34 na pathfinders. At mula sa kabuuang bilang niya 91, 6 ang nagdesisyon na magpabautismo. Ako po ay nagpapasalamat, naging nakilala ko ang Panginoon sa pagiging Kristiyano at bagay po ng pathfinder ang paglago ko bilang Kristiyano. Bilang isang master guide trainee at ganun din ay isang naatasan na maging club director ng COM Master Guide Trainee, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahilan sa napakalaking pribilehiyo na ito na kanyang ipinagkaloob sa akin. Dahilan sa nagkaroon ako ng bahagi sa kanyang bukiran, lalo't higit na makasangkot sa pagsasakatupad ng misyon ng pathfindering o ang goal ng pathfindering na ito ay ang salvation and service. Ako bilang isang hindi lang trainee kundi magulang rin ng mga bata na nakasangkot sa pathfindering ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon, natutuwa na ang aking mga anak ay nagdesisyon upang magpasakop sa Panginoon sa araw na ito at ito ay isang napakalaking kasiyahan at kagalakan para sa akin. Kaya sa tulong ng Panginoon, ako ay naghahatid ng challenge rin sa katulad ko rin ng mga magulang na patuloy tayong makisangkot sa gawain ng Panginoon, hindi lamang sa ministeryo ng pathfindering, marami pang mga ministeryo. Samantala, isinagawa din naman ang Master Guide Investiture noong 12 ng Oktubre, 3 pagkatapos ng naunang gawain na dinaluhan naman ng NPUC Youth Director Master Guide Pastor Dave Morado at SLC Youth Director Master Guide Pastor Zaldi Estrada kasama ang iba pa ding mga Master Guides. Sa loob ng 20 buwan ng pagtitraining, 20 mga bagong Master Guides ang formal na tinanggap bilang kaanib ng Worldwide Master Guide Club. At panghuli, kagaya ng kanilang tema, Sigiasi, na nangangahulugang magpapatuloy, sila ay nagtalaga na ipagpapatuloy kung anuman ang kanila nang nasimulan, kasabay ang hamo na kanilang iniwan para sa mga matatanda sa iglesia na susunod sa kanilang yapak. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Jam Enriquez, Hope Today and PUC News. Yan muna ang balitang haming hatid ngayon, palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pagkalusugan, hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health, dito sa Hope Channel North Philippines. Subaybayan tuwing Sabado ng umaga ang Masayang Paglilingkod, ang programang nag-aanyaya sa lahat
para sa sama-samang paglago sa pananampalataya sa pamagitan ng pakikibahagi sa paglilingkod sa kapwa at sa Diyos. Mapapanood tuwing Sabado ng umaga dito sa Hope Channel North Philippines. Magsama-sama tayo sa masayang paglilingkod. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DCXL, DCRJ at DCRH. Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng EWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila, at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News.